ang gustong i-pick up, diretso lang, focus. Ito ang i-pick up natin, diretsoin natin kagad, kunin natin yan kahit anong mangyari. Pero may downside dito, Rob, yung side ng execution. Ano yun? Kailangan nilang mag-hold until mag-level 4 sila lahat. Mm. Ultimate dependent yung mga heroes sila dito. Agree ako dyan. And yeah, of course, yeah, the Fatal Leagues together. Kumbaga, big ultimates din talaga eh, yung manggagaling dito from the side of Execration. Pero this is it. What's gonna be it? Will Execration be able to bounce back dito sa series na to? Hindi magdadalawang isip yung side ng Onyx na maging aggressive dun sa early stages of the game. Kasi alam nila, level 4 dependent yung side ng Execration. Mm-hmm. So parang ano eh, no? Paunahan lang din. So technically, Butters dito, on Onyx PH, they could be the one to have the early stages of the game. Pwedeng sila yung mag-force dito ng first turtle and objective against dito sa side ng Execration. Pero gusto ko din yung ano, yung force sa pick-up talaga dito na magsistay lang sa gitna. Kasi ito yung mag-hold talaga ng line eh. Like you mentioned, ultimate dependent sila. So there would come a time na medyo mauuna in terms of aggression dito ang mga members ng Onyx PH. And ito ang mag-hold the line. Itong Farsa, ito mag sa gitna. Mm-hmm. And that's going to be the Eve versus the Farsa. So mag-aabutan lang tong dalawa, the Crystal, yung mga pokes ni Farsa. That's going to be a major part kung paano nila papawin yung isa't isa. Pero grabe si Marky. Eh, silang dalawa na naman ang nagharap. But Jay will be the one to take the kill. Eto Max, hindi enough yung kanyang normal attack dahil medyo na-heal pa yon ni Jay. Pero look at that. Once again, Keller get pick off on the bottom lane. Pero ito, kailangan pahintuin to ng ano, ng side ng Execration. Hindi nila pwedeng bigyan ng mga early kills dito ang Onyx PH. Mm-hmm. Eh kung nakikita mo dito sa taas, malapit na mag-level 4 yung dalawang XP laners. And that is going, their first rotation could make or break yung ginagawa or yung rotation ng team nila. Now, ito si Etomax sa may gitna, inaalalayan siya ni KelVJ para kahit papano makuha niya na yung level 4 niya, tinutulungan siya mag-clear. Dito naman sa baba, automatically, pipilit at pipilit na si Marky as long as wala pang Chaos Darkening. Oo, kaya saka ano din eh, crucial din yung pagkailangan mag-level 4 ni Etomax doon. Looks like Execration will not gonna contest the first turtle dito for Onyx PH. Di rin umabot na mag-level 4. Well, now, level 4 na ngayon dito sa Etomax. Pero it is really rewarding pa rin naman para sa side ng Execration, rather ng Onyx. It's the same call na ginawa kanina ng side ng Onyx. Na, alam mo yon, walang purple buff yung side ng Ling natin. Uh-oh. So, wag natin ipilit. Kasi yes, wala rin din naman siyang ultimate at that point on. So talagang magiging risky yun. Mm-hmm. Saka ano din eh, no? Kung iisipin mo, like what you've mentioned, medyo ultimate dependent sila. Kailangan nila, kumbaga right timing talaga. Pero itong si Delar sa may top lane, parang mas nakakalamang siya dito over Renzo. And sabihin na natin, Renzo, mas mabilis siyang makakaresponde given na pwede siyang gumulong lang papunta sa gitna. Pero ang danger naman is pag naiwan naman doon yung Uranus, he could potentially cut lanes or even go inside the base dito ng Execution. Mm-hmm. And yung pinaka good news lang para sa kanila doon, Rob, is hindi din ganun kataas yung physical damage ng isang Uranus para i-push yung turret basta-basta. Ngayon, si Hate is having a great time. Hindi pa siya na-invade dito ni isang beses. And si KelVJ sumusunod lang din doon sa sayaw na farming na sineset up ng Onyx. Mm-hmm. It's 1,000 lead at least for Onyx PH. Pero medyo in the danger zone yata na naman dito ang bottom lane ng Onyx PH. Iniikot-ikutan na ngayon ng members ngayon ng Execration. Kelra, a little bit confident right now, going in the light. Papasukin ba nila to? That's gonna be a big question. Pero hindi, out na muna ang mga tropa natin. Look at that! Look at that on the top lane, Butters. Ito na yung sinasabi natin. Si Delar, unti-unti niya nang pinapasok or pinipenetrate dito ang base ng Execration. Diversion tactics yan, men. Mm-hmm. Kasi nga, 18 seconds na lang, lalabas na yung turtle. So ano ginagawa dito ni Delar? Kinukuha niya yung attention para mag-back dito yung side ng Exe. At kapag nag-back yung side ng Exe, papasok yung Onyx, kukunin nila yung turtle lang mabilis at aalis sila agad. Yun ang pinaka-posibleng mangyari. Kasi ito, ganda ng timing dito ni Delar. Mga kaibigan, you have to time it at least 10 seconds. Nasa loob ka ng base ng kalaban nyo para makuha mo yung dalawang minion wave. And Delar perfectly timed it. Pero tanong doon, perfect din ba ang kanyang magiging response dito dahil ang turtle nakuha na ngayon dito ni KelVJ. Oh! At that Fatal Leagues, sama dito ang tatlo. Sino pa ang susunod? Hate will go down. Sunod pa na dito si Jay.
at isa-isang nabubura ang mga members dito ng Onyx PH. Triple kill, returning the favor against Onyx PH dito, sabi ng Execration. Chuck no show. Oh. The Chuck attack, the Chuck Mamba, kung ano nang tawagin mo sa kanya. Ito yung potentially Chuck no, kapag nahawakan niya yung mga heroes na gusto niya. Yun na, kita mo doon, that perfect time, fatal links. Pero ito na, Butters. Tignan natin dito sa replay na magaganap. This instant replay is brought to you by Oppo A94. Anong nangyari dito, Butters? Kung papasinin mo, sneaky yung pwesto ni Chuck no. Nandun siya sa brush, tapos hinahanap niya yung pwesto ng mga members ng side ng Onyx. Hindi siya lumabas agad. Inantay niya yung perfect initiation. Sneaky at sir doon na. Nagkaroon ng Tempest of Blades. Saktong-sakto. Nakakita, nakapunta ka na ba sa isang rock and roll concert? Parang ganun yung nangyari. Nagslaman sila lahat doon. Nagslaman yung apat na miyembro ng Onyx PH. All the while, mga kaibigan, Onyx PH has the early lead. Ang ganda pa ng cut doon ni Delar on the top lane. Pero yung perfect initiation and teamfight ng Execration, medyo nabawi nila lahat nung kalamangan ng Onyx PH. Mm-hmm. Now, this is going to be tricky for the side of Onyx kasi syempre, may isang magandang setup na si Chuck no. And ako naniniwala ako, Rob, ano I don't know if you will agree with me on this. Pero yung isang magandang set, nagli-lead yan sa momentum ng iba pang mga magandang set. Speaking of momentum, na-pick off nila doon si Delar on the mid lane. Now, ito, mukhang ang bola ngayon ay nasa Execration side na naman once again. So, ang malaking tanong dito, Butters, how will they be able to continue? Dahil unti-unti na nilang nauubos yung mga tore dito ng Onyx PH. The top lane could be in a danger zone as well as, look at that, Onyx PH, wala na silang plano mag-contest doon sa turtle na yon. Hindi magiging maganda sa kanila if ever gusto nila i-contest. Number one, hindi sila nakapwesto. Number two, kumpleto ang ultimates ng Execration if ever gusto nila lumaban doon. And nakita natin yung potential ng Execration in terms of team fights. Oo. Ngayon, anong kailangan ng Onyx? Kumuha ng pick-offs. Kailangan nila yon. Pero walang may potential sa kanila na makapaghain ng kills doon sa team nila. Kung papasin mo sila at sila dito, patagalan yung laro nila eh. Exactly. Ito pa kasi yung problema, Butters. Onyx PH, given the Estes pick dito, kumbaga, technically, kailangan nila talagang magsama-sama para dun sa heal dito ni Estes. Pero kasi, it was totally negated here by Chuck Nu. So, sama-sama kayo. That make his job easier na gamitin yung kanyang fatal links. Kumbaga, more often than that, baka dalawa, tatlo, yun na yung minimum na makukuha niya sa ultimate niya. Tsaka kasi, ang daming bilog dito. Si Chuck Nu, yung ultimate niya, yung range niyan, bilog. Oo. Si Renzo, pag gumugulong, bilog. Bilog! Yung Order of Brilliance, bilog. Bilog! Yung Tempest of Blades. Oh, bilog din. Bilog din. Oh. Yung pwede niya strike, anong nilalabas nun? Bilog din. Bilog yun. Din. Bilog Execration. Bilog Execration. Pero ito na, mga kaibigan, pasok dito ang mga members sa Execration. Pero yung bilog na gulong, medyo nag-out na muna doon. Pero now, Execration, sila ngayon ang nagpo-force ng mga team fight dito against Onyx PH. This is something we did it. Example, yun na naman na walang pa nang sasabihin dahil nakuha na naman doon ni Chuck no sa likod yung dalawang members dito ng Onyx PH. Unang nabura, that's gonna be Jay. Sa may bandang likod, sinusustain na ngayon dito ni Renzo ang mga damage ng taga Onyx PH. Basag na yung Tori sa gitna at na-hold pa nila yon. That revitalize. Nabuhay pa yung mga tank ng Execration. Oh no, Onyx PH once again on the verge dito sa laban na to that potentially lost the game. Kaya unti-unti, ilang team fight na silang natatalo, Butters? Yung communication na Execration, open na open ngayon. Kung napapansin nyo, Chuck Nu, biglaan niyang pinihit yung Fatal Links, pero handa sila eto, Max. Handa sila kay LVJ na pumasok anytime with their own ultimates. So, nakikita mo dito yung communication ng Execration is on point while Onyx, sinusubukan nila hanapin yung sweet spot na kahit pa paano ay mapapunish nila dito yung side ng Execration. Pero hindi pa lumalabas yun at hindi pa pinapresenta nung oportunidad yung sarili niya. Exacto. Kasi kung titignan mo yung draft dito ng Onyx PH, wala silang easy pick-off eh. Basically, wala silang burst damage. They could just simply fight as 5 or pwedeng as 4 or hiwalay doon si Delar. Pero Execration would be mas beneficial sa kanila ang mga team fight right as this moment. Given that, 3,000 lang naman ang lamang ng Execration. Look at the items. Yun yung pinakamagandang punahin dito, Butters. Kelra right now having a very good Lunox game compared to what he had nung game number 2.
and hindi siya masyado natutukan, and yun yung nangyayari. Necklace of the Runes, Lightning Truncheon, Clock of Destiny, and tignan mo si Kiel. Mm-hmm. Endless Battle, Demon Hunter Sword, and he is gonna go for another damage item with that blade. Ngayon, si Bruno, anong meron siya? Berserker's Fury, kailangan niya pa na isa o dalawang item para maging enough yung damage niya to take down anyone sa side ng Execration. Biten talaga yung damage ni Hate dito. And look at the gold done ni Kael'rad. That's 7,500. That's almost 2,000 ang difference against dito sa jungler ng Onyx PH. Even Kael'vijay having the time of his life dito sa kanyang Ling. Now, it's all about the defense na naman dito ng Onyx PH. Nagawa nila to kanina. Na-comeback nila ang Execration. Will it still be the same story ngayon, mga kaibigan? Dahil mas confident ng Execration dito, Butters. Alam mo, naniniwala nga ako yung last week natin, Week of Stolen Lords. Mm-hmm, yes. Ngayon, this is a probable, sabihin na lang natin, Week of Comeback. Hindi natin alam kasi na-setup na eh. Oo. Na-setup na yung game eh. Tapos yung game number 1 nito, na-comeback pa ng Onyx. Yun yung ano eh, pinaka delight talaga dito sa mga laban natin dito sa MPL. Now, the Lord was about to spawn ngayon. Ang ganda ng positioning dito ng mga members ng Execration. They could start the Lord or bait it out. Looking on the back lanes, doon sa may gitna, Kael'vijay and Kael'ra, confident sila na pumasok to. Now, ito na, Butters. Mm-hmm. Pinupwestohan na nila tong bottom lane. They might actually dive in dito kay Dilar, pero sabi ng mga members dito, Execration dito, basagin muna natin tong inner turret. Chaklo zoning in the members dito, nag-out na muna, medyo pumupwesto ng mahiwa-hiwalay ang Onyx PH. Now, the real world manipulation dito, gagamitin ngayon ng Onyx PH. Out na muna ang mga members ng Execration. And they barely alive. Ngayon dito, Butters, paano na ngayon to nagamit yung mga big ultimates dito ng Onyx PH? Wala silang nakuha from that exchange. Walang Feathered Airstrike, walang Renjo ultimate. So this is the perfect time for Onyx na lumabas kahit papano sa mapa. And eto ha, si Jay at si Hate, pwede sila magdikit. But right now, eto Max, meron na siyang ultimate. Inaantay nila yung kay Renjo. At tingin ko, pepwesto na naman yung side ng Execration dito sa my Lord area. Yes, hindi din kasi maka-windstand ng damage dito masyado si Dilar eh. Kasi dahil medyo well-farmed din si Kael'ra, talagang tutunawin talaga siya ng ano eh, ng mga Chaos Bolt eh. And now, Execration, they are very confident dito. Look at their positioning. Ayaw muna nilang kunin yung Lord. They would like to get a pick off muna dito sa mga members ng Onyx PH. Mm-hmm. This is going to be a very tricky situation for both of these teams. Pero naniniwala pa rin naman ako, Rob, na Execration ang merong kalamangan. Pwede. Totoo yan. Ito kasi yun, no, Butters. I mean, they could simply take the Lord right now, pero it might be risky. Pero kasi yung play na ginawa ng Onyx PH against Execration, pwedeng humiwalay kasi yung Ling at pwedeng gawin yon ni Kael'vijay. So ngayon, pinupoke ngayon dito ng Execration yung Lord, pero look at that, Shaknu trying to find a perfect opportunity para magamit ang kanyang Fatal Links. Mukhang marereset muna tong Lord. Half HP ngayon dito si Renjo. Dilar, look at that damage coming from Kael'ra. May kasama pang Feather Airstrike, pero hindi na tumama yung Flame Shot doon ni Eto Max. Ngayon, balikan naman natin dito ang Lord. Nako, tag of war na naman yata tayo dito, Butters. Look at Shaknu. Sinusubukan niyang ikut-ikutan dito ang mga members ng Onyx PH. Alam nila to. Pero pwede niyang biglain, may flicker siya. Pwede yun, pwedeng-pwede yun. Half HP pa ngayon dito ang Lord. Susubukan ba? Kukunin ba? Ito na naman, Shaknu with the perfect match. Nakita lang niya dito si Dilar. Pero ngayon, sinubukan na nilang i-burst down. Pero hindi pa rin kaya. Still, Dilar being very tanky. Pero yung top lane, Butters, what happened? Andito sa taas si Harith. So si Marky, ang ganda ng game sense niya. Sabi niya, si Kael, nandun na sa taas, talagang umiikot na siya, and kailangan ko pigilan yung push. Ngayon, Execration, ginagamit nila tong Lord area para kahit papano makapag-divert ng atensyon doon sa may area na yon, habang pipilitin ni Kael na gamitin yung mobility niya para makapag-push ng ibang lane. Tatandaan mo yung mga patalon-talon niya sa pader, tapos yung pagulong-gulong ni Renjo, yun yung nagbibigay sa kanila ng advantage in terms of mobility, Rob. Oo, ito din yung ginawa ng Onyx eh, against Execration. So parang taste of your own poison din ang dating na to eh, Butters eh, para dito sa side ng Onyx PH. So ngayon medyo lockdown doon si Marky kasi hindi nila pwedeng basta-bastang iwan yung top lane. Ngayon, sisimulan na naman ng Execration. Nakapwesto ngayon ang mga tropa natin from Onyx PH.
magkokontest sila, nakikita na nila to, aabot ba sila, yun ang tanong. Revitalize nila pag narito Jack 2, pero that's gonna be it. Nakuha ni KLVJ ang Lord, pero bakbakan na naman dito, unang nawala, that's gonna be Marky, but the fatal is on 2. Chaknu, time and time again, makakahuli, apat na miyembro ngayon dito ng Onyx PH na ang nawala, at susunod pa, Kyrie na lang ang natira, pero look at KLVJ, wala akong pake, hindi ko hahabulin yan, ang sagot, huwag pa uwiin, eto Max, binabantayan-bantayan niya rito, ayaw nilang patipihin si Kyrie, nako, pwede yatang diretsuhin ang gitnang base ngayon ng Onyx PH, look at that, 1v1 ang labanan dito. Sa Onyx versus Execration, it's in between Eto Max and Kyrie. Nasa kanila na lang ang camera. Pero balik tayo dito sa gitna. Ang base ngayon dito ng Onyx PH, unti-unting nawawala. And that's gonna be it. Execration forcing game number 3. Onyx, hindi nila nahawakan yung patience battle, yung battle of attrition until the end. Sinubukan nila pumasok dahil nga nagpanic sila na nakukuha na yung Lord.